Wala talagang antikristo in the future. Kaya lang nagkakaroon ng antikristo in the future kasi sa maling paniniwala, mga malilikot na pag-iisip ng mga interpreters. Laging merong mga false prophecy. Wala pong darating na Antichrist. Makikita natin dito sa Old Testament yung kasamaan ng tao. Kasi pagdating ng Messiah, umikilos ang Diyos para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo. So I will make a prophecy. Magtatagumpay ang Great Commission ng Panginoon sa Kristo. And the government shall be upon his shoulder, and of the increase of his government and of peace, there will be no end. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our Kwentheology, Kwentuhan Plus Theology. So pag-usapan po natin yung five pillars of the Antichrist. So alam ko marami po nag-aabang sa inyo, no, patungkol dito sa five pillars of the Antichrist. Ito na po yung pinakahuli. At again, yung layunin po natin dito ay to save Christians from paranoia. Pag sinabi po nating paranoia, ito yung mga taong paranoid. Sila yung may mga naiisip na mga sakuna or danger, panganib, na paranoid lang, hindi naman talaga totoo. Wala naman talagang basihan. Hindi naman talaga mangyayari. Now, yung One World Dictator 666 Antichrist in the future, it's just Christian paranoia. Wala naman talagang 666 Antichrist microchip o isang One World Dictator na maghahari dito sa mundo. At pinatunayan natin yan sa mga nakaraan nating talakayan na yung mga talata sa Biblia ay hindi kayang sumuporta o hindi kayang maging haligi ng ganitong klaseng paniniwala. So una, tinalakay natin yung term na Antichrist sa 1 and 2 John. Hindi siya pwedeng gamitin para suportahan ng teorya ng One World Dictator. Then yung 2 Thessalonians chapter 2, yung Man of Lawlessness, hindi rin. Yung Beast 666 of Revelation, hindi rin pwede. Yung White Horseman of the Apocalypse, hindi rin pwede. Now, ngayon po, ang huling pillar na tatalakayin natin magmumula po sa Daniel chapter 9. At tingnan po natin kung kayang suportahan ito yung teorya na merong One World Dictator na kokontrolin yung gobyerno sa buong mundo, One World Government, kokontrolin yung ekonomiya sa buong mundo, One World Economy, and then One World Religion. Yung isa lang yung relihiyon, siya lang yung sasambahin, Antikristo na ito. Now, tingnan natin kung kaya talagang suportahan ito. Tunghayan po natin dito sa fifth pillar. Tingnan natin kung magiging successful tayo na i-argue na talagang walang One World Dictator or Antichrist 666 in the future. Isa lang tong Christian paranoia na hindi dapat natin paniwalaan at dapat mas maniwala tayo na si Kristo ang maghahari sa mundo at lahat ng mga bansa ay sasamba sa Kanya. Imbis na paniwalaan natin yung teorya na ang mga bansa sa mundo ay sasamba sa Antikristo. That's definitely unbiblical. Tingnan po natin sa talakayan natin ito. Question, narinig nyo na po ba sa mga preachers, no, na someday daw merong isang makapangyarihan, merong isang tao na ipapanganak at ito ay magiging makapangyarihan, very charismatic, magaling magsalita at mapapaniwala niya yung mga tao sa mundo, no? At itong tao na to, siya yung Antichrist, siya yung 666, siya yung Beast, siya yung Man of Lawlessness. At very charismatic ito, siya yung mag-o-offer ng kapayapaan sa Israel. Alam mo, sa Israel, maraming kaguluhan, Hamas, you know, may kalaban nila Iran, kaaway nila yung surrounding countries, at lagi may gera sa Israel. No? Lagi silang may kalaban. Now, according sa ganitong teorya, itatayo daw yung third temple, tapos manunumbalik yung pagsasakripisyo nila ng hayop doon, at itong Antichrist na ito mag-o-offer sa kanila ng kapayapaan at tuwan-tuwa yung mga Jewish people at tatanggapin itong tao na to bilang kanilang Messiah. Kasi si Jesus nireject nila, hindi nila trinatong Messiah si Jesus Christ, they're still looking for Christ or Kristo or Messiah. At ito na nga yung magpapanggap na Messiah at tatangkilikin ng mga Hudyo. Now, mag-o-offer ito ng peace pact treaty. Yung peace treaty, kasunduan, magkakaroon ng kapayapaan. 7 years po ito. Pero in the middle of 7 years, sa gitna ng 7 taon na yun, 3.5 years, sasabihin niya, ihinto na yung mga alay nyo dyan sa templo. Iluluklok niya yung kanyang sarili doon sa templo upang sambahin.
At imbis na kapayapaan ang madadanasin ng mga Hudyo, dadanasin nila yung Great Tribulation at yung buong mundo maapektuhan, lalo na yung depende kung post-trib ka, yung mga Kristiyano madadamay. Pero kung pre-trib ka, mararapture ka muna. Pero definitely affected yung buong mundo nung paghahari ng Antikristo na ito. At yung mga Hudyo dadanas ng matinding tribulation sa ilalim ng kasamaan nitong Antikristo na ito. Now, narinig nyo na po ba yon? 7 years tribulation or 7 years na merong 3.5 years na peace treaty and then 3.5 years na great tribulation, at itong Antikristo na to ang magfa-facilitate ng lahat ng pangyayaring iyon. Magkakaroon ng one world government, one world religion, one world currency, at yung buong mundo paghaharian ng Antikristo. I'm sure narinig nyo na yon. Marami sa atin, yun ang kinalakihan. Yan ang feeding sa atin, napapanood natin, Left Behind series, nababasa natin, itinuturo sa atin ng iba't ibang mga lahi, at you know, pinapalawak yung ganitong katuruan dito sa Pilipinas, and this is the majority view dito sa Pilipinas, na kune-question natin na unbiblical. At ang biblical talaga ay walang ganito, hindi totoo yung teorya na ito. Salip ang future natin, the future belongs to the Lord Jesus Christ, at lahat ng mga bansa talaga ay dadaigin, sasakupin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Great Commission until all the nations will be discipled. So yun yung pinaglalaban natin sa vlog natin, no? Now tingnan po natin, para po mas maunawaan natin kung saan ang gagaling ang ganitong paniniwala, matatagpuan po ito sa Daniel chapter 9 verse 27. Sabi po rito, and he shall confirm a covenant with many. Ito yung covenant kasunduan with Israel ng Antikristo daw. Ganyan nila in-interpret yung Daniel chapter 9 verse 27. This is the fifth pillar. Ito yung tinukonsider na isang haligi ng teorya ng Antikristo na darating. He shall confirm a covenant, yung magkakaroon ng peace treaty sa Israel, with many for 1 week. Yung 7 years yon, in the middle of the week, and for half of the week, 3.5 years po yon, he shall put an end to sacrifice and offering. Wala na magpuputulin niya, ibibreak niya yung covenant na yon, yung peace treaty na yon, iluluklok niya yung sarili niya sa templo upang sambahin ang lahat ng tao sa mundo. Okay? At magkakaroon ng great tribulation. Daniel 9:27, ang interpretation nito para sa kanila, Antikristo. Antikristo ang katuparan ng mga talatang ito. Well, we know that the Bible says in Daniel, I don't have it on the screen, but if you go back and look at verse 27. It says there in he, and he there refers back to verse 26, to this coming prince, the Antichrist. He will make a firm covenant with the many. Confirm. That's not talking about signing. That word in Hebrew is gabar. It means confirm, strengthen, make stronger. There are a couple of peace treaties on the table, never been normalized, not working. But when the Antichrist comes on the scene, this world leader is going to rise and broker a peace treaty with the Jews. And when that happens, that kicks off the Jews' 70th week. At the midpoint of that tribulation period, there's going to be some events that happen that trigger the Antichrist then is going to take the world over. And so that second half of the tribulation period, that last 3.5 years, he's going to dominate the world and rule the world. And it's going to be a reign of terror that's going to come really when he's on the earth. And he's going to set up an idol, a sacrilegious object in the temple of God. He's going to demand that he be worshipped. Ang sabi dito sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wagsan ng Diyos ang naglagay nito. So ito pong vision po nito ni Daniel, ito po yung 7 years of tribulation. At itong hari po na tinutukoy po dito, ito po yung Antikristo. Ang 7 years tribulation na sinasabi ni Jesus at Daniel ay hindi po biro. Ang first 3.5 years po ay ang birth pains. Ito ay solidong world war, solidong malalakas na lindol, solidong tagutom. At ang kalawang 3.5 years na sinasabi ni Daniel at ni Jesus ay pagkatapos lapastanganin ang templo.
Ito yung puot ng Diyos, ito po yung pitong mangkok at puot ng Diyos na sinasabi sa Revelation. Now, dito po sa pag-aaral natin ito, pabubulaanan natin yan. Walang basihan po para i-interpret yan na Antikristo. Tingnan po natin kung totoo yung sinasabi ko, kayo na po ang humusga. Now, para po maunawaan natin yung Daniel chapter 9, balik tayo sa kapanahunan ni Daniel. Gagawin ko po ngayon, ibibigay ko sa inyo yung background, tapos tatalakay natin yung mga talata. Uunawain din natin yung 70 weeks of Daniel. 70 weeks. Anong ibig sabihin ng 70 weeks? At titingnan din natin itong huling talata na ito, Daniel chapter 9 verse 27. Tingnan po natin. Magsimula po tayo sa background. Now, si Daniel po ay Israelita. Okay? Isa siya sa napunta doon sa Babylon. Sa Babylon siya. Bakit siya nasa Babylon? Kasi under Nebuchadnezzar, yung Jerusalem, winasak ni Nebuchadnezzar. Bali, ang nagwasak talaga ng Jerusalem si God. Bakit? Kasi yung Jerusalem, yung Jewish people, Diyos nila si God eh. Pero sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, vinaulate nila yung kasunduan nila sa Diyos. Kaya nawala sila doon sa protection ng Diyos. Ang ginawa, pinalaya sila, ginamit na yung Diyos ni Nebuchadnezzar. Kaya yung mga Hudyo, dinala doon sa Babylon, naging bihag doon. Maraming wave yun eh, maraming mga batches. Wave 1, wave 2, dinadala sila doon sa Babylon bilang mga bihag. Kasama po rin si Daniel. Now, ang tanong, kailan sila babalik sa Jerusalem? So si Daniel po, nananalangin siya. Dito sa Daniel chapter 9. Sabi po rito, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia. Sino si Dario? Si Dario, hindi na po siya Babylonian. Medo-Persia na po siya. Bagong imperyo na. Sinakop na yung Babylon. Kaya po si Daniel, nananalangin dito, talagang sabi niya, Lord, malapit na ba kaming umuwi? So sabi niya, noon ay unang taon ng paghahari ni Dario sa Babylonia, siya ay anak ni Xerxes at buhat sa lahing Medo. Medo-Persian na. Hindi na to mga Babylonians. Yung grupo ni Nebuchadnezzar, wala na yun. Tinalo na ng mga Medo-Persians. So sabi dito, akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. So sinasabi ni Daniel na, okay Lord, malapit na kami bumalik kasi sabi rin sa, sabi nyo kay Jeremias na 70 years yung exile, yung pagpapalaya sa amin, makakabalik na rin kami. So sa panalangin niya, mahaba yung prayer niya, no? Nilathala niya doon yung history nila. Lord, yung history namin, ang dami naming mga nagawang pagkakamali sa inyo. It's more on confession. Binilate namin yung aming kasunduan sa inyo. Puro kasalanan ng bayan ng Israel yung kinoconfess dito ni Daniel. And at the same time, gusto niyang malaman anong mangyayari sa kanila in the future. Now, during this time, sumagot ang Diyos sa panalangin ni Daniel. Pinadala ng Diyos si Gabriel. Now, si Gabriel ang nagbigay ng propesiya kay Daniel. Basically, ang sinabi ni Gabriel kay Daniel, Daniel, sasabihin ko sa iyo kung anong mangyayari sa hinaharap. 490 years ang i-reveal ko sa inyo in the future. Yung next 490 years na mangyayari in the future, sasabihin ko na sa iyo, Daniel. So, yun po yung scenario, no? I-hold natin sa isip natin yun, 490 years. Lahat po ng mga information na sinasabi ko sa inyo, napakahalaga po nun para mas maunawaan natin yung mga talatang pinag-aaralan natin. So, 490 years. Dito po tayo sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Dito po natin makikita yung 70 weeks. Yung 70 weeks po, ang kahulugan po nito ay 490 years. Now, magkaroon muna tayo ng math. Mathematics muna tayo para mas maintindihan natin, no? Kasi yung mga talata natin, more on computation to eh. So, para mas madalian po tayo. 70 weeks means 490 years. Paano po nangyari yon? 70 times, sa isang linggo po, merong 7 araw. So, 70 times 7 equals 490 days. Now, according to Ezekiel 4:6, yung prophecy ng Diyos sa pamamagitan ng Ezekiel, yung isang araw ay katumbas ng isang taon.
Kaya yung 490 days, kung i-apply natin yung Ezekiel 4:6 sa 70 weeks, yung 490 days po ay 490 years po ang katumbas. So, ganun lang po kasimple yan, no? Yung 70 weeks, ang ibig sabihin niyan, 70 times 7 ay 490 days. Pero pag in-apply mo yung Ezekiel 4:6, yung 1 day means 1 year, yung 490 days magiging 490 years. So basically, yung inire-reveal, yung inihahayag ni Gabriel kay Daniel, 490 years yon. In advance. Something that will happen in the future. So, magkaroon muna tayo ng ano, exercise. Pag sinabi nating 7 weeks, ilang taon po yon? 7 times 7 equals 49. 49 years. Pag sinabi po nating 62 weeks, 62 times 7 ay 434 days. Eh kung i-apply mo yung Ezekiel 4:6, 1 day means 1 year, magiging 434 years. Okay po? Pag sinabi nating 1 week, ang katumbas nito ay 7 years. Kasi 1 week, 7 days. 7 days, 1 day means 1 year, 7 years. Now, pag sinabi po nating 7 weeks plus 62 weeks, ilang weeks po yon? 7 plus 62, 69. 69 weeks, ilang taon po yon? 483 years. Okay? Another exercise. 7 plus 62 plus 1. Ano pong sagot? 70. 70 weeks. So, yung 70 weeks po ay 490 years. Now, lahat po ng mga information na to mahalaga kasi ito po ay makikita natin sa mga talata. Pre-prepare ko lang po kayo para pag binasa natin, alam na natin yung kahulugan. So, dako po tayo sa ating mga talata. Ayan, Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po ni Angel Gabriel, okay Daniel, sasabihin ko sa iyo mangyayari yung next 70 weeks. Sa Tagalog po, 70 linggo. Ilang taon po ito? 490 years. So, Daniel, 490 years ha. Ang panhong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lungsod. Anong palugit? Palugit saan? Upang tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos nun, maghari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Na yung kabanal-banalan po na yan, or most holy, hindi po natin sure kung ano yan. Most holy place, most holy one. Kaya may nakalagay dito sa footnote, no? Most holy thing or most holy one. Most likely, ito po ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Actually, walang kawalayan kay Jesus Christ. Talaga patungkol yan eh. Most holy one. Kung templo man ang tinutukoy yan, patungkol pa rin kay Jesus Christ yun kasi si Jesus is, he is the final temple. So, ito yung purpose, no, nung 70 weeks. Now, verse 25, hindi muna natin tatalakayin yung 24, no? Sineset lang natin yung mood para mas ma-absorb natin, maintindihan natin. Verse 25, sabi po rito ni Angel Gabriel kay Daniel, unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem, hanggang sa pagdating ng pinunong hari ng Diyos, ay lilipas ang 7 linggo. Lagyan natin ng timeline mga kapatid, no? Ito yung historic interpretation of 70 weeks. Ito yung interpretation ko na base sa interpretation ng mga naunang Kristiyano long, long time ago, yung sa history ng Christianity. So, sabi ni Angel Gabriel kay Daniel, Daniel, 490 years, sasabihin ko sa iyo kung anong mangyayari in advance. Okay? Kailan ka magsisimulang magbilang? O, para mas madali sa iyo, Daniel, ha? Dito ang magsisimula, 457 BC. Pag in-announce na na pwede nang itayo yung Jerusalem kasi winasak yun ni Nebuchadnezzar, magsimula ka ng magbilang, 490 years. Anong mangyayari dun, anong goal ng 490 years? Yung verse 25. Yung palugit na tigilan ng pagsuway, wakasan ng kasamaan, pagbayaran ng kasalanan, pagkatapos maghahari ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan ang ating Panginoong Hesukristo. Okay?
Kumbaga, sabi dito, to anoint the most holy one. Si Jesus Christ kasi yung anointed one eh. Pag sinabing anointed one, Messiah, Kristo, Christ. So, pwede rin namang most holy place. Pwedeng templo yung tinutukoy rito. So, kailan daw ang simula ng counting? Command to restore Jerusalem. Pag may announcement na, pag in-announce na ng bagong hari na pwede nang bumalik sa Jerusalem para itayo yung templo, iayos ulit yung city of Jerusalem, magbilang ka na 490 years, darating yung Messiah. So sabi po rito, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos. Sa English po, know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem, dito ang magsisimula magbilang, Daniel ha, to the coming of the anointed one hanggang sa pagdating ng Kristo, si Jesus Christ, a prince. Siya po, yung coming prince po, si Jesus po yun, okay? There shall be 7 weeks. So, 49. Babasahin ko na lang po ito ng mabilis. Tapos, balik tayo sa timeline natin para mas maunawaan po natin. There shall be 7 weeks. Ilan po yung 7 weeks? 49 years. Then, for 62 weeks, ilan po yung 62 weeks? 62 times 7. Ilan nga ba yun? Mamaya, balikan natin. It shall be built again with squares and moat, but in troubled time. And after 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed. And he shall make a strong covenant with many for 1 week. And for half of the week, he shall put an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall come one who makes desolate until the decreed end is poured out on the desolator. Napakahirap ng mga talata natin, no? Sobrang hirap kung iisipin mo. And I hope, ano, bigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, no? Ng banal na spirito na mas maipaliwanag ito ng mas simple. Tapos kayo na humusga kung may Antikristo po rito, no? So, balik po tayo sa ating timeline. Okay, Daniel, sasabihin ko sa iyo, ha, sabi ni Gabriel sa kanya, Daniel, sasabihin ko sa iyo mangyayari the next 490 years. Yung unang 7 weeks, ganito mangyayari. No? Hindi na natin tatalakayan yan, pati yung 62 weeks or 434 years. Ito po ay may kinalaman na kila Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, Esther, yung mga yan. So hindi natin tatalakayan yan, ito ay first 69 weeks or 483 years. Kasi ang main purpose po ng pag-aaralan natin ay yung huling 7 taon. Again, 69 weeks, hindi natin tatalakayin yung 483 years. Ang tatalakayin natin yung pang 70, yung huling 1 week or huling 7 years. Now, pag nagsimula ka ng counting rito, 457 BC, ang landing nyo po dyan ay 27 AD. Yun yung pinaka-landing niya. Dito magtatapos yan, 27 AD, matatapos yung 69 weeks. Eh diba sabi nun sa prophecy, Daniel ha, mula dito sa command to restore Jerusalem, hanggang sa anointed one, hanggang sa dumating yung Messiah. Ibig sabihin, yung 490 years na yun, ang purpose nun, para malaman mo kung kailan darating yung Messiah, yung anointed one. So pagdating nung 27 AD, saktong-sakto po yun, 483 years. Alam niyo po kung anong nangyari nitong 27 AD? Crucial po ito. Kaya ako, mananampalataya, talaga naniniwala ako sa Biblia kasi yung mga prophecy sa Bible talagang eksaktong-eksakto. Muntik na akong maging atheist long time ago. Nasa seminary ako, muntik na akong maging atheist. Pero nung inaaral ko yung mga prophecies, imposible. Imposible ako maging atheist eh. Meron talagang Diyos na kumikilos sa history natin. Now, nung 27 AD, ang nangyari po dyan, baptism ni Jesus. Ano pong kahalagahan ng baptism? Sino nag-baptize sa kanya? Si John the Baptist. Si John the Baptist po ay herald. Ano po ang purpose ng herald? I-introduce si Jesus Christ, the Messiah.
Kaya po itong baptism po na ito, ito yung simula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung 27 AD, inintroduce na ang ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos po niyan, ng pagkaka-introduce po na yan, no? Sabi po sa talata natin, balikan natin yung talata natin. So, sabi po rito, and after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and have nothing. And shall have nothing. Sa Tagalog po, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Si Jesus Christ po yung pinatay, di ba? Tama ba? Pinako sa krus? So, nakita niyo po itong 62 weeks na ito. Sabi sa talata natin sa Daniel chapter 9, after the 62 weeks na introduce si Jesus Christ, papatayin siya. Iko-crucify. At nangyari nga po yun sa ating Panginoong Hesukristo. And then, sabi po rito sa verse 27, and he shall make a strong covenant with many for 1 week. 7 taon po. Iko-confirm, sabi po sa ibang translation, no? He will confirm. Tingnan nga po natin sa ibang translation. Sa NIV, he will confirm a covenant with many for 1 7. For 7 years po. Ito yung 70th week. For 7 years, yung Messiah na yon, iko-confirm niya yung covenant. In the middle of the 7, so sa gitna ng 7 taon na yon, 7 taon po yan, no? Yung after 3.5 years, tinan po natin kung anong mangyayari. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Ibig sabihin, iaalay niya yung sarili niyang buhay at magwawakas na yung sakripisyo sa templo. He will put an end to sacrifice and offering. Bakit po? Si Jesus Christ na po yung final offering. Siya na po yung final sacrifice. Kaya he will put an end to sacrifice and offering. So, yung 31 AD, sakto po yung 3.5 years, no? Si Jesus Christ nga, inalay niya yung kanyang sariling buhay. He was crucified on the cross. And after 3.5 years, diyan na po yung sa Book of Acts, ito na po yung patungkol kay Stephen. Si Stephen po, at saka si Daniel, itong dalawa na to, may pinagkapareho sila. Mahaba yung preaching dito ni Stephen bago siya pinatay eh. Si Daniel, mahaba rin yung panalangin niya. Pero ang pinagkapareho nila sa panalangin at preaching ni Stephen, pareho nilang nilathala or inisa-isa yung kasalanan ng Israel. They have violated their covenant with God. At kung paanong nauwi sa pagkawasak ng templo sa panahon ni Daniel, yung Jerusalem winasak sa ilalim ni Nebuchadnezzar, ganun rin po yung nangyari sa New Testament. After si Stephen, nilathala niya yung kasalanan ng Israel, nireject nila si Jesus Christ, hindi nila kinilala si Kristo bilang Messiah, nauwi po yun sa pagkawasak ng templo. Anong katibayan na yung Jerusalem, yung people of Israel, they rejected Jesus Christ? Though Jesus Christ sacrificed himself, yung dugo niya, binuhos niya na doon sa krus, hindi pa rin siya pinanampalatayahan ng mga Hudyo. Patuloy pa rin silang umasa sa templo sa mga alay na hayop. Kaya po yan ay tuluyang winasak noong 70 AD. End of the Temple of Jerusalem. Now, ang pinakamahalaga po dito sa talakay natin dito yung 1 week na to, yung 7 years. Na si Jesus Christ po yung katuparan ng Daniel chapter 9. Hindi po ang Antikristo. Maliwanag naman siguro yun sa talakayan natin, no? Sa Daniel chapter 9. Na pag binasa mo ito hanggang 24, simula verse 24 hanggang 27, puro si Jesus Christ ang tinutukoy dito. Sabi po rito sa verse 27, he shall make a strong covenant with many. He will confirm the covenant with many for 1 week, for 7 years. Ano po bang ginawa ni Jesus Christ sa 1 week na ito? Ano ba makaganapan dito? Yung baptism niya pa lang, nagsimula siyang magministeryo sa Israel. He is confirming the covenant with Israel. Actually, with the people of God.
At yung ministeryo ng Panginoong Hesukristo doon lang sa Israel lang mismo. Si Jesus Christ hindi siya pumunta ng kung saan-saan lugar. Puro sa Israel lang. So, for 1 week, nag-focus, for 7 years, ang focus lang po, dito lang sa loob ng Israel. Now, paano nung namatay si Jesus Christ? Eh, di ba, 3.5 years, namatay na siya. Yung kasunod na 3.5 years, yung kanyang mga alagad, nakafocus pa rin doon sa Israel. So, basically, 7 years, kinoconfirm ng, ni Jesus Christ at sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, yung covenant with Israel. Yung covenant ng Diyos. Pero nireject po si Jesus Christ. Now, tapusin ko lang itong timeline natin, no? Dito sa timeline natin na ito, babalikan po natin yung ano natin, 1 week na yan. Kasi yan po talaga yung discussion natin ngayon. Ngayon po, dahil dito sa historic interpretation na ito, ito sa interpretation na pre-represent ko po sa inyo, sa 70 weeks, interpretation of 70 weeks, si Jesus Christ po talaga yung tumupad niyan, ang katuparan niyan. Ako po bilang optimistic, naniniwala ko the future is getting better and better kasi wala nang antikristo sa in the future na maghahari sa mundo. The gospel will advance. Jesus will conquer the nations including the nation Israel. So, yan po ang future na. Magbe-break lang ako ah. So, yan. Katatapos ko lang mag-break daw. Kasi yung lalamunan ko, mga pang 30 minutes lang talaga. So, ako naniniwala ako na yung future natin, pais ng payos, and Jesus will conquer the nations including the nation Israel. Bagamat na-reject ni ng Israel, si Jesus Christ, nung kamakailan lang, no, merong mga lawmakers sa Israel na pinagbabawal na ipangaral si Jesus Christ sa Israel. So, even until now, they're rejecting Jesus Christ, pero I believe in the power of the Great Commission, power of the gospel, that they too will repent and will recognize Jesus Christ as the Messiah. So, ang future po natin ay Jesus Christ will conquer the world until all the nations bow down before the Lord Jesus Christ. And then we're still waiting for the final coming of Jesus Christ and then resurrection and the final judgment and after that, restored creation. So, yan po yung timeline na pre-present ko po sa inyo. Kayo pong humusga kung tingin nyo biblical po yan o hindi. Now, tingnan po natin yung new interpretation of 70 weeks. Yung ipre-present ko naman po sa inyo, ito na yung bagong interpretation. Historic interpretation of 70 weeks, si Jesus Christ po yung fulfillment, yung katuparan ng 1 week na yon at ito ay nakalipas na natin. Pero sa new interpretation of 70 weeks, yung 1 week na yan, ang fulfillment po niyan ay ang Antikristo. Tindi, ano? Tingnan natin. So, pareho pa rin, no? Ang counting, simula 457 BC, command to restore Jerusalem. Para sa kanila, sa new interpretation na ito, 69 weeks, tapos na. Now, ang problema, Israel rejected Jesus Christ. Okay? Dahil nireject nila si Jesus Christ, yung 70 weeks na yun, 490 years, naputol. So, naputol yung ano na yan, 490 years na yan. Anong nangyari? Nagkaroon ng gap. Ibig sabihin, yung pagbasa ng 490 years na yan, hindi tuloy-tuloy. 69 weeks, tapos na. Pero yung huling 7 years, hindi pa tapos. Ngayon, nagkaroon ng gap. Ibig sabihin, naputol yung istorya na yan. Anong mangyayari in the future? Ngayon po, ito yung kasalukuyan natin. No? Hindi natin alam. According to this interpretation, hindi natin alam kung kailan, pero malapit na daw yung rapture. So, the future is getting worse and worse. Pasama ng pasama yung mundo. Contradictory po yan sa pre-represent ko sa inyo. No? Para dito, pasama ng pasama yung mundo. Para dito, pabuti ng pabuti. Inaayos ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kailan po, ma-rapture yung church. Pag na-rapture na yung church, tsaka pa lang matutuloy yung 490 years. Okay? Tsaka pa lang magko-continue yan. Dito yung continuation yan, yung antikristo na yung magtutuloy. So, basically, yung 1 week na yan, ilalagay po yan dito. Yung 1 week, yung 7 years na yan. Meron pong 2,000 years na gap.
Tapos, yung covenant, yung sinasabi rito na he will make a covenant, peace treaty po yan, political treaty. Ibig sabihin, i-offer ng Antikristo na yung kapayapaan sa Israel, yung first 3.5 years, okay pa. Later on, ibibreak niya yung covenant na yon, yung treaty na yon, and then magkakaroon ng Great Tribulation. So, basically, ang fulfillment ng 7th week na yan, 70th week na yan, yung last 7 years na yan, Antikristo ang tutupad noon. And then, after that, Jesus Christ will come, magkakaroon ng 1,000 years reign of Christ, final battle resurrection, and judgment, and then restored creation. So, tinan niyo po yung pinagkaiba. Yung 1 week dito, ito po tuloy-tuloy yung bilang, 490 years yan. Ito, yung 490 years na putol, nilagyan ng gap, and then yung nagtuloy nung mga talata, yung Antikristo na. So, tingnan nga natin yung mga talata. Kaya bang isustain ng ganito, new interpretation na to, na yung verse 27 na yon sa Daniel chapter 9, verse 27, Antikristo. So, tingnan natin yung mga talata, no? Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Itong mga berde po na ito, no? 70 weeks, di ba? 490 years. Pag tinignan po natin, ito tuloy-tuloy naman eh. Yung pagbasa nito eh. Most holy place, most holy one, tungkol kay Jesus Christ. Anointed one, si Jesus Christ pa rin yan. A prince, si Jesus Christ pa rin. Anointed one, Messiah, Kristo, Christ, Jesus Christ pa rin. Shall be cut off and shall have nothing. Si Jesus Christ pa rin, yung siya yung na-crucify. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood. And to the end, there shall be war, desolations are decreed. But futurist, kahit yung mga new interpretation na yung futurist, tsaka ako, pareho pa rin naman naniniwala na mga Roman Empire to na nagwasak sa templo. Kasi si Jesus Christ nung nag-prophesy siya, sabi niya wawasakin yung templo. At itong people of the prince na ito, nire-represent to ni General Titus. Lahat nag-aagree pa naman eh. Wala namang problema dito sa mga naunang talata eh. Nag-aagree naman lahat na ito ay naganap na. Ito ay nire-represent ni General Titus, mga Romano ito. Winasak nila yung city, yung sanctuary. Kung paano winasak sa panahon ni Daniel yung templo, winasak ni Nebuchadnezzar. This time naman, winasak ni General Titus ng mga Romano. Sabi dito, the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Nag-aagree pa eh. Ang hindi lang nag-aagree itong verse 27. Kasi sa verse 27, and he shall make a strong covenant, biglang naging Antikristo yung verse 27. Samantalang yung mga kulay green na yan, yung mga berde na yan, patungkol kay Jesus Christ lahat. Verse 27, biglang naging Antikristo. So parang napakahirap paniwalaan nun eh. Talagang out of this world eh. Hindi siya historic interpretation eh. New interpretation, newly invented interpretation. So sabi dito, he shall make a strong covenant with many for 1 week, 7 taon. And for half of the week, he shall put an end to sacrifice. Jesus Christ na Jesus Christ yan eh. Balikan natin yung ano natin ha, yung timeline natin. Sabi rito, baptism ni Jesus Christ, nagsimula yung ano, yung 1 week na yun, 7 years. In the middle of that 7 years, na-crucify si Jesus Christ. He put an end to sacrifice and offering. Jesus Christ yun eh. Hindi yun Antichrist eh. And then, Book of Acts, pagkatapos nung 3.5 years, yung kingdom, yung gospel of the kingdom, dinala na sa mga Gentiles, nagkaroon ng Gentile missions. Bakit? Nireject ng Israel si Jesus Christ eh. So, for 7 years, Jesus Christ and the church, the disciples, the early church, confirmed the covenant. Kaya po talaga, pag titingnan mong mabuti, kahit yung verse 27 na yan, patungkol pa rin kay Jesus Christ. Para maging Antikristo ito, kailangan mong bali-baliin yung talata. Alam niyo po kung anong ginawa nila para magkaroon ng maging Antikristo yung verse 27? Kasi nag-a-agree naman po tayong lahat eh. Yung 24,
25, 26, patungkol yan kay Jesus Christ. At yung mga naka-underline po na yan, yan po ay patungkol sa pagkawasak ng templo. Balikan po natin yung ating timeline. Kung nakita nyo po dito sa timeline na ito, yan yung destruction of the temple na yan. Yan yung tribulation. Yung tribulation wala dito sa future. Naririto yung tribulation. Siyempre maraming interpretation nun. Pero siyempre mas magandang interpretation to, no? So, lahat itong mga verde na ito patungkol kay Jesus Christ. Dito sa verse 27, biglang naging antikristo. Para maging antikristo yan, kailangan mong umimbento. Ano po yung inimbento? Pinasukan yan. Itong nakikita niyo po yung maliit na period na yan. Pinasukan po yan ng gap. Ito po yung gap po. 2,000 years na gap. Yung bilang po niyan, tuloy-tuloy eh. 70 weeks, 490 years. Tuloy-tuloy po yan. Ang revelation po ni Gabriel kay Daniel, 490 years. Hindi mo kailangan lagyan ng gap yan na 2,000 years. Hindi naman po sinabi ni Gabriel kay Daniel na, Daniel, 490 years ha, plus 2,000 years. Hindi magaling yung sinabi eh. Sabi lang ni Daniel, ay ni Gabriel, Daniel, 490 years yan, magbilang ka. Simula sa command to restore Jerusalem. Wala namang sinabi si Gabriel doon na mapuputol yung pagbilang eh. At sa future pa yon, Antikristo ang magtutupad eh. Tandaan niyo po si Gabriel, sinusugo ng Diyos si Gabriel pagpatungkol sa pagdating ng Mesaya. Tinan niyo po, nung pinanganak yung Mesaya, sino nagpakita kay Mary? Si Gabriel. Sino nagsabi kay Daniel na magbilang ng 490 years? Ipapanganak yung introduce yung Mesaya? Si Gabriel. Hindi naman sinugo ng Diyos si Gabriel para ihayag yung Antikristo eh. Sinugo si Gabriel para ihayag ang Kristo. At wala pong gap sa talata na yan. Kaya pag tinignan natin yung talata na yan, yung verse 26 and 27 na yan, hindi natin pwedeng pasukan ng 2,000 years gap yan. Kaya yung nakikita nyo yung maliit na period na yan, kahit 10 oras mong tingnan yan, titigan at titigan yan, hindi mo makikita yung 2,000 years gap dyan. Para maputol yung 26 and 27 na yan at siksikan natin ang entire history of Christianity, yung buong church age. Kasi po, kung titingnan niyo yung mga talata natin dito, no, sa Daniel chapter 9. Sabi po rito, umpisa pa lang nung nagsalita si Gabriel. Sabi dito, habang ako'y nananalangin at ipinahayag ko ang aking mga kasalanan at kasalanan ng bayan kong Israel. Verse 21, ang anghel na si Gabriel nagpakita sa kanya. Ang sabi ni Gabriel sa kanya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Ibig sabihin, binigyan ng kaunawaan ng karunungan si Daniel para maunawaan yung prophecy. Naintindihan ni Daniel yung prophecy. Anong naintindihan ni Daniel? Simple lang, 490 years. 490 years, kasi yung 490 years yung nireveal sa kanya, 490 years yung naintindihan niya. Hindi niya iniisip na may 2,000 years gap doon. Kasi sabi, 490 years, hindi naman sinabing 2,490 years eh. Sabi lang, 490 years. Bakit natin pinapasukan itong verse 26 and 27 na to ng 2,000 years gap? Pinapasukan natin ang entire history of Christianity dito sa period na yan. Again, sabi ko nga, kahit 10 oras, isang taon mong titigan yung talata na yan, hindi mo makikita yan na may 2,000 years gap dyan para yung verse 27 maging antikristo. Maging katuparan yan, antikristo. Now, bilang katunayan, napakadaming talata po, no, na nagpapatunay na yung verse 27 na yan ay si Kristo, hindi po antikristo yan. Sabi po rito, kulayan natin ha, para mas malinaw. Daniel 9:27, He will confirm a covenant with many. Ito po ay NIV version. He will confirm a covenant with many for 7 years. In the middle of 7 years, He will put an end to sacrifice and offering. So kinulayan ko para mas makita natin. Pagdating ni Jesus Christ, etong sabi ni Jesus Christ, Matthew 26:28, This is my blood.
of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Kailan po ito sinabi ni Jesus Christ? Nung bago siya mapako sa krus. Sabi niya, "This is my blood." Sa Old Testament, sa Daniel 9:27, sabi nito, "He will confirm." Nung pagdating ni Jesus Christ, sabi niya, "This is." Ano ibig sabihin nito? This is the confirmation. Ito yung confirmation. Matthew 26:28, "This is the confirmation." Sabi po rito, "He will confirm." So, connected yan dalawa na yan, no? Sabi rito, "He will confirm a covenant." Kay Jesus Christ, covenant din. Sabi rito, "With many." Si Jesus Christ, sabi rin, "With many." Poured out for many. Sabi po rito, "In the middle of the seven." In the middle of 7 years. Kailan ba ibinuhos ng Panginoon sa Kristo yung kanyang dugo? In the middle of 7 years. Kaya, the blood of Jesus Christ was poured out in the middle of 7 years. Yung 3.5 years na yon. "He will put an end to sacrifice and offering." Bakit? Hindi na kailangan ng dugo ng hayop. Dahil dugo na ng Panginoong Jesucristo yung kanyang inialay. Kaya magtatapos talaga yung sacrifice and offering. Kaya kung titingnan natin yung Daniel 9.27 at Matthew 26.28, wala nang ano eh. Hindi ka na mag-iimbento eh. Yung verse 27 na yan, si Jesus Christ talagang fulfillment yan. Hindi natin pwedeng i-interpret yan, yung 9.27 na yan, na yung hina yan maging antikristo at gagawa yan ng covenant or peace treaty, political treaty with Israel. At sa gitna ng 7 taon, ibe-break niya yung covenant at sasabihin niya, iutos niya na siya yung sasambahin at ipapatigil niya yung pagsasakripisyo at offering in the future. Hindi antikristo po ang tinutukoy dyan eh. Ang tinutukoy dyan, si Jesus Christ. Kaya po yung interpretation na ginagawa dito, no, ng mga futurist, ng mga new interpreters, sobrang brutal. Yung Kristo, yung katuparan na ginampanan ng Panginoong Jesucristo, nire-reject nila, ginagawa nila antikristo. Ang linaw niya, no, Daniel 9.27, Matthew 26.28. Para po sa kanila, eh yung tinupad ng Panginoong Jesucristo, ay hindi yan, hindi yan, hindi si Kristo ang katuparan yan. Ang katuparan yan, someday in the future, antikristo ang tutupad yan. Sobrang brutal yung ginawa dun sa mga talata na napakalinaw naman na lahat yun patungkol sa Messiah. Ang ginawa nila, yung Kristo, ginawa nilang antikristo. Pero para magawa nila yon, kailangan magpasok sila ng 2,000 years gap na wala naman dun sa talata. Kahit titigan mo pa yung Biblia mo ng another 2,000 years, hindi mo makikita dun sa between 26 and 27 na may gap dun na 2,000 years. Kasi kung meron man, ibig sabihin, si Gabriel hindi niya alam. Kasi 490 years lang yung nireveal niya eh. Ibig sabihin, si Daniel, hindi niya rin alam. Nireveal pa sa kanya ni Gabriel, hindi niya rin alam. Kasi according to the new interpreters, itong new interpretation, may gap dun. Eh bakit si Daniel hindi niya alam na may gap? Nung nagbilang siya, I'm sure, 490 years yun. Hindi siya nagbilang ng 490 years plus 2,000 years, somewhere in the middle. Kaya po itong teorya ng Antikristo na to, sa masusing pag-aaral ng Biblia, hindi ho magsosurvive. Wala talagang Antikristo in the future. Kaya lang nagkakaroon ng Antikristo in the future kasi sa maling paniniwala, mga malilikot na pag-iisip ng mga interpreters. Kaya kung ako sa inyo, balik kayo sa historic interpretation ng 70 weeks of Daniel. Kasi long time ago, wala naman nag-i-interpret ng ganitong klaseng interpretation sa Daniel chapter 9 verse 27. Ito po ay mga makabagong katuruan na nagmula sa mga malilikot at mapaglarong isipan ng mga interpreters na hindi naman inuunawa talaga yung talata. Meron na silang idea, meron na silang inimbentong antikristo sa isip, inilalagay na lang nila doon sa talata. Kaya pag tingnan natin yung talata na yan, yung between 26 and 27, yung 26 si Kristo daw, yung 27, antikristo. Paano nangyari yun?
Tingnan nga natin dito sa talata natin dito. Sabi rito, no, sa Tagalog, umpisa natin dito. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod, si Jesus Christ yun, yung anointed one, yung Messiah. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang mapangyarihang hari. Si Jesus Christ pa rin yan, nire-represent ni, yung hari kasi pwedeng prince eh, or ruler, nire-represent ni General Titus. Parang ano po yan eh, sa panahon ni Daniel, si God yung nagwasak sa templo nila, pero ginamit niya si Nebuchadnezzar. Ito po, si Jesus Christ ang nagwasak sa templo, pero ginamit niya si General Titus. Kaya mga Romano po yung nagwasak sa templo eh. So, yung makapangyarihang hari na yan, si Jesus Christ pa rin yan. Verse 27, ang haring ito, si Jesus Christ pa rin, ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 7 years. Pagkaraan ng 3.5 years, patitigilin niya ang paghahandog. Jesus Christ pa rin. Para yan maging antikristo, yung period na yan, 2,000 years pa yung isisiksik at ipapasok dyan. Brutal. Ang ganda-ganda ng meaning ng talata, ang kahulugan si Jesus Christ, kung tao po yung talata na yan, parang itinali nila, ginapos, nilagyan ng tape sa bibig para hindi mapagsalita yung mga talata. Tapos sila yung nagsalita, sila yung nagturo ng patungkol sa Antikristo na wala naman sa talata. Napaka-brutal. Minerder yung mga talata. Ang ganda-ganda ng talata, si Jesus Christ yan eh. Si Jesucristo, ang katuparan ng mga talatang ito, ginawa nilang Antikristo. Pero hindi yan lulusot sa masusing pag-aaral ng Biblia. Ang pinakakalaban po ng mga ganitong teorya, proper interpretation of the Bible. The enemy of bad theology is proper interpretation of the Bible. I hope nakita natin dito, no? Sumakit lang lalamunan ko, pero I hope na-communicate natin ng maayos, no? Nakita natin na walang gap dyan. At nakita natin yung Daniel chapter 9:27 at Matthew 26:28 na pareho yan. Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan. Si Jesus Christ ang tumupad ng verse 27 at hindi yan Antichrist sometime in the future. Napakaraming talata, no? Jeremiah chapter 31, Ezekiel chapter 36, at napakaraming talata sa New Testament na nagpapatunay na si Jesus Christ yung nag-confirm ng covenant. Hindi ko lang inisa-isa rito kasi tama na isang verse nga lang eh. Luminaw na yung usapan natin eh. Lalo na pag inisa-isa natin yung mga talata. Pero tingin ko abutin ng mga 2-3 oras kasi yung discussion. Pero dito pa lang sa discussion natin na ito, I hope na-establish natin na yung Daniel chapter 9, walang antikristo doon. Si Kristo ang tinutukoy doon at walang gap doon sa mga talata. Pinasukan lang talaga ng 2,000 years gap yon, pero tanong, bakit mo ginawa? Bakit mo nilagyan ng 2,000 years doon sa period na yon? Wala, walang basihan. Imbento lang talaga yan. Antikristo na yan. Kaya yung fifth pillar of the Antichrist, wala talaga. So I hope dito sa mga nakaraang discussion natin, oh, nakita natin na yung one world dictator pala, walang basihan sa Biblia. Walang one world government, one world religion, one world currency, Illuminati, etc., etc., mga tinuturo nila Amir Charfati at maraming mga preachers dito sa Pilipinas, even in America, nation, worldwide. Wala pong basihan yan sa Bible. Kaya dapat yan, itapon na natin yung mga ganyang paniniwala na nagdudulot lang ng paranoia. Natatakot kasi sa isang bagay na wala naman. Wala naman sa Bible. Wala namang katotohanan. Saan ko po maihahambing yung one world dictator na paniniwala ng maraming Kristiyano? Alam niyo po, maihahambing po natin yan dahil wala namang basihan sa Bible yan. Maihahambing po natin yan sa multo. Alam niyo, ng mga bata tayo, minsan tinatakot tayo, no? Ako tinatakot ako ng bata ako. May multo dyan sa banyo, may multo dyan sa dadaanan mo pag gabi, huwag ka na lumabas. Pero nung malaki na ako, naunawaan ko, wala naman talagang multo. Walang multo sa ilalim ng higaan mo, wala namang multo dyan sa banyo, wala namang multo dyan sa dadaanan mo.
Kasi nag-mature na ako, nagkaroon na ako ng tamang kaisipan. And I hope tayo rin po, ano, makamove on na tayo sa Antikristo na yan na walang katotohanan. Yung Antikristo, dati pang nabuhay yon sa time ni John. Ngayon, in the future, wala nang ganun na maghahari sa mundo at sasambahin ng lahat ng mga bansa sa mundo. Multo lang yan na inimbento ng mga nagmula sa mapaglarong isipan at malilikot na isipan ng mga interpreters ng Bible na iginapos yung mga talata, nilagyan ng tape upang hindi makapagsalita yung talata at sila na lang nagsasalita. ACGesus ang tawag doon. Yung kanilang kaisipan, inilalagay nila doon sa Bible. Kagaya ng 2,000 years gap na yon, ACGesus yon. Sinisiksik mo doon sa talata yung 2,000 years, yung pagputol doon sa 490 years para lang maipasok yung multo na yan. Saan ko maihahambing ang one world dictator? Maihahambing ko po yan sa manananggal. Yung myth. Dati nung bata ako, kasi taga-probinsya ako, akala ko totoo yung manananggal. Pero nung tumanda ako, nag-mature yung isip ko. Mythology lang pala siya. Ganun rin po yung Antichrist tradition. Long, mahabang tradition na yan. Pero, alam nyo po, sa bawat henerasyon, may kanya-kanyang Antichrist. Lahat naman di totoo. Mythology lang po yan. Parang isang babaeng nahati ang katawan sa gabi. No, hindi naman totoo. Pero, ano, unfortunately, talagang namamayagpag sa theology dito sa Pilipinas. Pero it's just a myth. Mythology lang po yan. Saan ko miyahambing yung one world dictator Antichrist 666 na yan in the future? Para po yung Frankenstein. Frankenstein. Yung si Frankenstein po kasi, actually si Frankenstein yung doktor na umimbento dyan. Ano po yan eh? Galing sa iba't ibang parte ng mga katawan, inassemble, gumawa ng isang monster. Ganun po yung Antichrist. Yung one world dictator na someday darating. Pinagtagpi-tagping mga talata yan sa Daniel chapter 9, Revelation 1 and 2 John, Revelation 13, Revelation 6, 2 Thessalonians chapter 2. Tapos gumawa ng isang Frankenstein, nakakatakutan ng tao. Pero pag yung masusing pag-aaral na itong mga talatang ito, hindi pa naman pala sila connected. Magkakaiba pala yung mga tinutukoy dito. Kaya po yung One World Dictator 666 Beast of Revelation na future na darating na maghahari sa mundo, Frankenstein lang siya. Inassemble lang na istorya na walang basihan sa Bible. Yes, may mga talatang ginagamit, pero parang ganito po yan eh. Let me tell you a story. Magtatapos na po ako. nung gabing ipinagkanulo ni Judas, no? Yung pinagkalulo, ibinenta si Jesus Christ sa lagang 30 perasong pilak. Sinundan siya ni Judas from a distance. Tapos tinitingnan niya si Jesus Christ, andun, nililitis, dahil kinakausap. Tapos naupo si Judas doon sa ano, sa may, yung may apoy, no? Nagpapainit siya doon. Tapos sabi ng mga tao kay Judas, di ba kasama mo yan si Jesus Christ? Sabi ni Judas, hindi ko kasama yan, hindi ko kilala yan. Sabi naman ng isa, hindi, kasama mo yan. Sabi ni Judas, hindi ko kilala yan. Hindi ko, wala akong kinalaman dyan. Sabi naman ng isa, hindi, kasama mo talaga yan, Galilean ka eh. Sabi ni Judas, hindi ko kilala yan si Jesus Christ. Tapos tumilaok yung manok. Tapos tinignan ni Jesus Christ si Judas. At si Judas tumakbo papalayo at umiiyak. And then later on, si Jesus Christ, nung namatay siya, pinako siya sa krus, namatay siya, nilibing, at muling nabuhay. At nagpakita siya sa mga disciples niya. Si Judas wala. And then later on, nagpakita ulit siya. Sabi ni Judas, hindi ako maniniwala dyan kay Jesus hanggat di ko makikita. Nung nagpakita sa kanya si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, eto, daliri ko, ipasok mo dyan sa... daliri mo, ano, Judas, ipasok mo sa tagiliran ko para maniwala ka. So, alam niyo yung istorya na yon? Yung kwento ko po sa inyo na istorya na yon, kasinungalingan yon. Kasi yung tatlong tao pinagsama-sama ko, si Judas, si Pedro, at si Tomas. Galing sa Bible lahat, pero ginawa kong isang personality lang. Ganyan po yung Antikristo na darating in the future. Kumuha sa Daniel
kumuha sa Revelation, kumuha sa 1 and 2 John, kumuha sa Thessalonians, nag-imbento ng istorya, galing sa Bible, yes, pero maling istorya. Puro kasinungalingan lang. Frankenstein lang. Inassemble lang ng mga istorya at gumawa ng monster. Yan po yung someday na one world dictator. Parang ano lang po, no? Multo yan na mythology na Frankenstein. Yan po yung Antichrist. Tanong, dapat ba kasama pa ito sa theology natin? Eh wala namang kabuluhan pala ito. Tanggalin na natin ito. Ito ay nagdudulot lang ng paranoia. No? Walang basihan sa Bible. Pero unfortunately, pinapangaral sa mga pulpito. No? Pero I hope itong series natin ito nakatulong sa marami. Naunawaan natin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Again, I think applicable yung John 8:32 dito sa talakay natin. The truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. So salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa series natin na to, no? The truth saves Christians from paranoia. Salamat po sa pagsama niyo sa akin dito sa series natin na 5 Pillars of the Antichrist. So sobrang sumakit yung lalamunan ko. Pero I hope nakapag-serve tayo, na-establish natin yung katotohanan mula sa Biblia na wala talagang one world dictator and we're able to save Christians from paranoia. So maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating mga talakayan patungkol po dito. So God bless you po. See you po next time.